natetempt po ako na i-play na lang yung opening statement ko last year because it's still timely, very timely. And I remember saying na panay-hearing kami dito, and I remember saying na some people would think na hanggang hearing na lang kami. And that was last year. Ngayon parang pati ako nakukonvince na rin. Sir Chairman, nung Monday po nag-deliver tayo ng privilege speech dito sa plenaryo ukol po sa usapin ng matinding pagbaha. Ang title nga nung privilege speech natin, Anli Baha. Kaya nagpapasalamat tayo kay Chairman Revilla sa pagpapatawag muli ng pagdinig nito. Sana po itong Anli hearings tungkol sa Anli Baha magkaroon na ng pangmatagalang solusyon. Dahil yung Anli hearings mahirap at masakit din po pakinggan, lalo na sa isang public servant who hails from the province of Bulacan na laging hinihingan ng resibo kung ano na yung doon sa aming lalawigan. Hindi po ako magtatagal sa aking opening statement. I'd rather hear the reports coming from different agencies of the government and perhaps ask questions. Tulad po ng mga nabanggit ng aking mga kasamahan at nabanggit natin dun sa privilege speech natin nitong nakaraang Lunes, nais po nating malaman yung mga sumusunod, no? Una, doon sa SONA ng ating Pangulo at report ng DPWH, 5,500 plus flood control projects ang natapos na. We wanted to find out kung nasan po ito at yun po ba kumpleto at integrated sa isang master plan, kasi kung hindi, baka baliwala. Ano ba yung real status ng flood management master plan? Pinakitaan po ako ni Senator Aimee noong 1972 na meron pong Executive Presidential Decree number 18 na imagine po, nag-i-establish na ng Metropolitan Manila Flood Control and Drainage Council. And the chairman kanina made mention about the 1.14 trillion pesos na ginastos natin in the past 10 years. Inaaral ho nating husto yung mga budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pagsamahin na natin ng DPWH, climate change, MMDA, DENR, etc. Tumataginting po na 1.44 billion pesos a day. 1 billion 440 million a day na flood control project. I mean, gaano ho kaya kasakit ito pagka ikaw ay hanggang ngayon may tubig baha sa loob ng bahay mo, wala kang kuryente, pag magtitimpla ka ng kape, lulusong ka sa baha dahil bababa ka ng bahay mo. Naranasan ho namin ito, Your Honors, kaya hindi nyo pwedeng sabihin na wala akong karapatan. Hindi ko sinasabing mabigat yung naranasan namin dahil sa bahay namin sa Bukawi, mismo may baha po sa loob ng mismong bahay namin at sa labas po lampas tao na. Mr. Chairman, bakit ba napakalaki ng pondo na binibigay natin sa flood control kung hindi naman natin napag-aaralan pala? Because it appears parang hindi napag-aaralan. Now, if you look at the feasibility study, Mr. Chairman, gusto ko malaman, epektibo ba itong mga feasibility study na ito? Because this year alone, meron pong 23 billion na nakalaan for feasibility study dito lang po sa DPWH. Kailan po ba talaga magkakaroon ng clear-cut policy? Binabanggit nyo kanina, yung reclamation. I have nothing against reclamation, pero wala pa ho akong nakitang reclamation na effective. Siguro, I just need to be convinced na tama itong direksyon na ito. Dahil if you look at here in the Senate, kami ho sa Senado, meron po kaming group chat eh. For the first time, naranasan ng Senado na halos hanggang baywang yung baha dito ho sa labas namin. And lahat po kami nagtataka kasi parang first time ito, ang laki, ang taas ng tubig. And then you look at outside the Senate, wala na yung Manila Bay, Manila Sands na. Eh hindi ko ba parang
common sense para sa amin, dahil hindi naman po kami eksperto, na sabihing may kinalaman yung reclamation dahil wala nang lusutan yung tubig eh. Kitang-kita ho dito eh. And at the same time, yan po yung dahilan kung bakit gusto ko rin sana, Mr. Chairman, ma-discuss yung status ng implementation ng Supreme Court Mandamus ruling dito po sa Manila Bay. Nakasaad po doon na may 13 government agencies to clean up, rehabilitate, and preserve Manila Bay. Actually, nakalagay po doon and make it for swimming. Hindi ko alam kung alam ng mga justices ng Supreme Court yung definition ng swimming, may tubig. Eh dito po, buhangin po yung nakikita. So paano magsuswimming sa buhangin? Kaya nais ko din pong alamin, Mr. Chairman, kung ito ba nangyayari sa atin ay katanggap-tanggap sa ating pamahalaan. Siguro, importanteng maparating natin kay Juan de la Cruz na hindi rin tayo mapakali. Gaya nila, hindi rin tayo makatulog sa gabi. Gaya nila, nangangamba rin tayo anong meron bukas. Tataas pa ba ang baha? Sisirain ba nito yung mga gamit namin? May kikitain ba ako bukas? Meron ba akong gamot na kailangang inumin? Maleleptospirosis ba ako dito? Mr. Chairman, hindi po katanggap-tanggap. Hindi po katanggap-tanggap itong mga nangyayari. Lalo na, masakit po pag ang sasabihin sa ating